your dreams come alive, you're unstoppable. Hello everyone, welcome to my channel. It's me, Junyo, sa background. So, quick update lang for our Monstera Dance Night na pinapagate natin, guys. So, yes, it's been month. Months na siya, guys. 1 month na mahigit since nagpropagate ako. So, ito na yung result. Sabi nga, tulad nga ng sinabi ko, positive akong mabubuhay siya. Since, excuses. So, ito na yung result, guys. Look. Ayan, guys. Nag-roots siya. Very eksi lang yung roots. Yes, ayan na yung roots niya. So, mali yung pagkuha ko like this one. So, ayan guys, ito na yung roots niya. Ayan na yung roots. And, ayan, meron siyang bagong sibol na dahon. This one. Diba? Yehey! So, actually, ito pwede na tong, pwede na siya ilipat sa pot na may potting mix na soil. So, another one. Ito. Yes. Ayan na yung roots niya. Aha. Ayan na yung, ba't ayaw mag-focus? Ayan na yung roots niya. So, super, actually, dito, may roots siya dito. Ayan. And then, meron na rin siyang tumubong bagong sibol na leaves na may butas-butas. Ayan. Yehey! So, pwede na rin siya ilipat, no, sa pot. Pero wala pa akong time. So, si Junyo ay super busy. And then, yes, ito yung pinakamalaki kong cuttings. Yo, everyone, ang haba na ng ugat. OMG, ang haba ng ugat. Ayan. So, ayan. Ito pa, may ugat pa siya dito banda, guys. Hindi siya masyado makita, no? Excuse me lang, sinisipon si Junyo. Ayan, and then, yung mga new leaves niya. Yehey! Ayan, hindi ko na na-update, guys. So, meron siyang new leaves. Ayan, bumuka na rin. So, hindi ko na nakuha na ng camera kung paano siya lumabas dyan. And then, ayan, lumaki. So, yes. Kagaya nga ng sinabi ko sa past video ko about Monstera Adansunay sa loob ng bahay, guys. If hindi mataas yung humidity ng bahay, so may chance na mag-yellow yung leaves niya. So, need mo kong humidifier. Ganyan mo lang siya, wisik-wisik. Yes. So, ito, pwedeng-pwede na talaga to ilipat sa pot. So, since wala pang time si Junyo, dyan mo na siya sa kanyang, babad mo na siya sa tubig. And then, OMG, this one. Do you remember, guys, na meron akong iniwan sa pot? Sabi ko, ilalagay ko na lang siya dito sa loob. At iiwan ko siya sa pot niya. Ang ginawa ko, guys, kinat ko siya actually. Medyo malaki din yun, guys, no? Kinat ko siya. Tinanggal ko talaga. I mean, kinat. Sorry. Cut pala. Sorry. Hindi pala cut, guys. Ang ginawa ko is, tinanggal ko siya mismo sa pot. Ayan, hinukay ko. So, ito yung original na ugat niya, na meron na rin mga bagong ugat. And then, kinat ko yung nasa katawan niya. So, itong leaves na to, guys, bago to. Bagong-bago yan, guys. Wala to. Imagine niyo wala to. Wala yung leaves na yan. Ito lang siya mismo. Tangkay lang. Pero, good thing is, nabuhay siya. May lumabas na leaves dito hanggang sa ganyan na siya kalaki. Since hindi ako nag-update for 2 weeks or for 3 weeks. So, yes. I'm so happy. And meron siyang panibagong lalabas, guys. Ayan, kung nakikita nyo, yan. Ayan. So beautiful.
So yes, ang dami ko ng Monstera Dansunay. And then, lagay mo na natin siya sa gilid. No? Hindi naman siya mapapano dyan. So yes, ito pa yung isa kong cuttings. So ang isa kong cuttings, binigay ko na guys sa kapitbahay ko. Yes, kasi one ko meron din siya. Kasi marami ding halaman sa taas. Gusto namin punuin yung apartment ng halaman. So this one, ayan, may ugat na rin siya. Pero wala pa siyang new leaves. Oh my God! OMG. So wala pa siyang new leaves. Pero pansin ko ito. Ayan, very cute lang. Ito. Ayan, this one. Very makit lang. So, okay. Yeehaw. And naglagay na rin ako ng cactus dito sa loob ng bahay. So, para marami tayong halaman. So, balik natin si ano. Si... Ito yung pinaka-mother plant niya eh. So, ililipat natin siya pag may time na. And then, ito, this one, balik din natin siya sa loob. Key. Ayan, babad na siya sa tubig. So, meron pa sa kabila. So, yes. This one, kung naalala nyo, si Bamboo. So, yes. Kung naalala nyo si Bamboo. Ayan. Nandiyan pa rin siya. So, kumuha ako ng, di ba apat siya dyan? Kumuha ako ng isa. Nilipat ko siya dito kasi pwede naman na. Actually, ito pwede na. Pero, inahayaan ko lang siya dyan. Mas cute. And you guys remember yung mahabang-mahaba na buntot na sinasabi nyo ni Monstera Dansunay, na siningit ko lang sapat ni Monstera. Nag-cut-cut ako. Hinati-hati ko siya into 4. Actually, 5 na hati. Yung main root niya is nandun sa pot. Iniwan ko. So, may lumabas na. Paano ko ba mapofocus? Ito. Bagong linya. Yan na yung magkukontinyo pataas ng pataas until, yes, maglaylay siya. So, this one, ayan yung pinakadulo. Tanggalin natin para makita nyo. So, okay, oh my gosh. Ito yung pinakadulo, pinakababa ni, So, ayan, marami na rin siyang roots. Ganyan lang mag-propagate, guys. Napaka-simple lang. Kung gusto nyo talaga na may mahalaman sa loob ng bahay nyo, ito yung pinakalaylayan niya. Pinakababa. So, mahaba na rin siya. Pwede na itong ilipat sa pot. Actually, kakagawa ko lang ito mga 2 weeks ago lang. Pero ganyan siya kabilis mag-roots. So, ito yung mga other cuttings niya. Ayan. In just 2 weeks, guys, may bago na siyang linya. Ayan, kung nakikita nyo, the light green one, yan yung magtutuloy hanggang pababa, hanggang sa maging laylayan na siya. So, yan yung mga roots niya. Kung alam nyo yung pangalan ng halaman na to, guys, please comment down sa comment box. OMG! Nalaglag. So, ayan. Hinayaan ko lang siya dyan magpropagate. Makababad. Hindi nasisira yung dahon. Okay naman sila. So, if ever na alam nyo ang name ng plants na to, ng vine na to, please let me know in the comment. And, yeah, para may pangalan na rin siya. So, first time ko magpropagate ng ganito, tinry ko lang siya, guys. So, okay naman. Lumabas din yung roots niya. Usually, kasi pag nagpropagate ka ng plants talaga, ganitong way, water, pwede rin wet soil. So, yes. And, speaking of the babies ng aloe vera. Wait, papakita ko sa inyo. Yes. Ayan, speaking of the babies ng aloe vera, guys. Diba tatlo yung nakuha kong baby? Oh, may hamog pa siya. Ang cute. Meron tatlo ako nakuha ng baby sa mother plant, right? So, yes. Ayan na, ang lalaki na nila. Tada! Ang taba, pero usog. So, the other baby, guys, so sad to say, hindi siya nag-survive. Na-dead siya. Na-dead soon.
So, it's okay. Ganyan talaga ang paghahalaman. Hindi lahat ay mabubuhay mo. Ang iba, nadadetsu, iniiwan ka, char. So, yes. Update kay mother plant ni aloe vera. Super dapat pala pag nagpropagate. Since first time ko magpropagate ng aloe vera, dapat pala super ingat ka na hindi mo matatouch or mawawand yung roots ni mother plant. Hindi mo dapat siyang masusugatan when separating her babies. Kasi guys, may stress and then may chances na mamamatay si mother plant. So, in the first week na tinanggalan ko siya ng baby, nag-worry ako kasi sobrang tumamlay and then talagang sumayad siya. So, super worry talaga. Akala ko madedead yung sa hindi ko muna siya diniligan. So, yun. Okay naman na siya ngayon after a month ng binabantayan ko siya, hindi ko siya dinidiligan. Pag nagdilig ako, siguro, simula nung tinanggalan ko siya ng babies, isang beses ko lang siya diniligan. Ayun. Okay na si mother plant, buhay na siya. So, give you update kay mother plant, ipapakita ko rin. So, ito na yung dalawang babies niya na nag-survive, yung isa patay na. So, sad to say, pag lumaki itong dalawang ito, saka ko sila paghihiwalay yun. Hindi ko muna sila gagalawin dyan para hindi ma-stress. So, yeehaw! Ayan yung mga plants ko. So, itutur ko kayo sa iba kong plants. Yun lang. Ayan yung muna si Hunyo dito sa likod ng camera, no? Thank you so much! So, ito na si mother plant. Tawag dito siguro is Syngonium, Syngonium, I'm not sure. It's just other name for this one is Arrowhead. Eh, marami siyang variety at ito lang ang meron ako. So, yes. OMG, magkakadahon na siya. Another one. Yes. So yes, thank you so much for watching this vlog and we'll see you again on my next video. Pahinga muna si Hunyo sa pagdodrawing. Si plant muna. Thank you so much guys sa lahat ng suporta. Thank you. Bye-bye. Mwah-mwah. Happy Valentine's Day! Mm.